Lumagda kahapon ang pamahalaan sa isang tripartite agreement para sa pagbili ng 2.6 million doses ng COVID-19 vaccine mula sa British drug maker na AstraZeneca. Sa Mayo o Hunyo ng susunod na taon, inaasahang dadating sa bansa ang mga bakuna at makikinabang dito ang mahigit 1 milyong Pilipino. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer at Vaccine Czar Carlito Galvez, mahalaga ang kasunduang nilagdaan kahapon upang matiyak ang supply ng bakuna sa susunod na taon. Magpapatuloy naman anya ang negosasyon sa ibang vaccine developers. Kalahati ng 2.6 million doses ay mapupunta sa gobyerno para sa mga frontliners, mga mahihirap na Pilipino at nasa vulnerable communities, samantalang ang kalahati naman ay gagamitin ng private sector para sa kanilang mga frontliner. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na walang magiging bahid ng politika ang gagawing mass vaccination program ng pamahalaan kontra coronavirus disease. Target ng pamahalaang mabakunahan kontra COVID-19 ang nasa 60 milyong Pilipino sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Ang rollout ng COVID-19 vaccine sa bansa ay inaasahang sa pagtatapos pa ng 2021 o unang bahagi ng 2022 kung kailan malapit ang presidential elections. Ngunit tiniyak ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi mababahiran ng politika ang pagbabakuna upang tuluyang masolusyunan ang pandemya sa bansa. Kung gagawin pong politika ito, maaalala nyo yung ginagawa ng huling administrasyon. Pero hindi po ganyan ang presidente. Kinakailangan po ng bakuna para matapos ang pandemya at ibibigay po yan sa lahat. Bahagi tayo ng administrasyon ay talagang matapos po ang ating pandemya. Kung tinitingnan po natin, ang ating roadmap, sinasabi ko nga po, 3 to 5 years ang tinatawag na vaccine roadmap. It's beyond political color, it's beyond political years ng election. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.